excited na excited si Ellie Tito Makoy para punta kami ngayon doon sa lugar na tagong-tago. Ang lugar na pinagtulian niya sa akin. Ito'y sa dulo ng kanilang bukirin. Doon kami ngayon papunta. Ako naman excited rin kasi sana nga ipakita ulit sa akin ni Ellie ang kanyang daladala. At pagdating namin doon, walang pag-aalangan na ipinakita ko sa kanya ang kanyang obra. Tuwang-tuwa talaga si Ellie Tito Makoy kasi maganda raw ang kanyang obra. Maganda ang ginawa niyang pagtuli sa akin. Alam mo, Tupi, ilang buwan pa makikita mo ang pagbabago. Ang pagbabago niyan at maging pagbabago sa katawan mo. Wika ni Ellie sa akin. Talaga? Tanong ko. Oo, kagaya ko. Nakikita mo malaki ang pagbabago. Pati ang boses mo magbabago na yan. Wika pa ni Ellie. Sa bagay, Tito Makoy, nakita ko nga kay Ellie ang laki na ng pinagbago ng kanyang katawan. Kung pag-uusapan ang katawan, na pag-iiwanan na niya ako mula noong tuliin siya. Ilang buwan ang nakalipas, first year high school na si Ellie. Ako naman nasa second year high school na. Pero si Ellie hindi hamak na mas matangkad at mas malaki sa akin. Pumapasok na kami ngayon sa parehong paaralan. Nanumbalik na rin ang dati naming samahan, gaya noong mga musmus pa kami, na kami ang magkaibigan. Close kaming dalawa. At palibhasa, Tito Makoy, nagmamature na pareho. Minsan, di maiwasang seryosong bagay na rin ang napag-uusapan. Isang araw, ipinagdiriwang sa bayan namin ang Kasaganaan Festival. Ang mga magulang namin at kapatid na nakababata ay pumunta sa town proper para manood kung ano-anong panoorin, maglakad-lakad at mamasyal-pasyal na rin. Kaming dalawa ni Ellie ay parehong naiwan sa bahay kasi tinatamad kami pareho. Liban pa doon, Tito Makoy, talagang hindi kami interesado kung anong meron sa kabayanan. Kaya minabuti namin parehong manatili na lang sa bahay. Habang nakatambay kami sa kubo na nasa harap ng bahay ni na Ellie, nagsindi siya ng sigarilyo. Alam mo na, Tito Makoy, teenager na, umpisa na ng pagdidiscovery sa mga bisyo. Kaya maninigarilyo kami habang wala ang mga magulang na maaaring sumita sa amin. Mga nakailang sindi rin kami ng sigarilyo habang nagkikwentuhan. Biglang naisip ni Ellie, Tupi, halika tingnan nga natin ang itsura ng tinoli ko. Tingnan natin ulit. Wika niya sa akin. Walang ibang tao sa bahay ni na Ellie, kundi kami lang dalawa kaya pumasok kami sa silid niya para tingnan ito. Ang ganda at lumalaki na. Lalaki pa yan tulad nitong akin. Yan ang sabi ni Ellie sa akin. Sabay, Tito Makoy, pagpapakita niya sa akin ng kanyang junjun. Naku, Ellie, ang laki naman dyan. Wika ko na may pagkamangha. Lalaki rin yan sa iyo tulad nito. Wika ni Ellie. Ang laki ba ganyan, Ellie? Naku, parang nakakahiya naman kung ganyan. Wika ko. Alam mo, Tupi, magiging ganito rin yan sa iyo. Wika niya. Sabay ng kanyang pagsasalita, Tito Makoy, kinuha niya ang kamay ko at pinahawak sa kanyang daladala. Hindi ako nakatanggi ng pahawakan sa akin ni Ellie ang kanyang junjun. Nang aalisin ko na ang kamay ko, sabi ni Ellie, sige, Tupi, ituloy mo lang. Huwag mong bitawan. Utos niya sa akin. Ako naman, Tito Makoy, hindi tumanggi at itinuloy ko ang paghipo sa junjun niya. Hindi ko alam kung bakit parang sunod-sunuran ako o kaya resulta pa ito ng noon ay gusto kong sana pahawakan niya ulit ito. Kaya sumusunod lang ako sa sinasabi ni Ellie. Sa di inaasahang pagkakataon, naghawakan kaming dalawa. At hindi namin namamalayan
tumindi ng masyado ang mga emosyon namin. Hindi namin alam na magkayakap na pala kami. At iyon, nakatapos kami pareho. Napangiti si Ellie Tito Makoy nang matapos kaming dalawa. Natapos namin ang hindi inaasahang tagpo. Unang karanasan ko na nakaabot sa sukdulan. Pareho kami ni Ellie. At iyon, Tito Makoy, ang pinakaunang nagawa namin na nagpapatunay na nagbibinata na talaga kami ni Ellie. Medyo natagalan bago kami nakaulit dahil hindi naman talaga ito nasa isip pa namin ang gumawa ng ganoon. Iyon din ang dahilan na naging malapit na kami bilang magkaibigan at magpinsan ni Ellie. Noong nasa third year na ako, si Ellie naman ay second year high school, nangyari muli ang aming pagsasalo sa pribadong sandali. Ito hindi plinano, Tito Makoy. Kusa lang na naganap na kusa kaming nagkaroon ng pagkakataon. Pareho kasi kami ni Ellie panganay. At merong educational tour ang aming mga nakababatang kapatid. Kaya kinakailangan sumama ng mga magulang namin pareho. Pareho na naman kami naiwan ni Ellie sa aming mga bahay. Intramurals din kasi noon sa paaralan namin at pareho naman kami ni Ellie hindi sumama sa anumang laro o anumang event sa intramurals. Nasa bahay lang kami pareho. Ang sabi sa akin ni Ellie, "Tupi, huwag ka nang magluto ng pananghalian, dito ka na lang sa bahay." Wika niya sa akin, "Sige, hindi na ako magluluto, pagsang-ayon ko naman." Kaya doon kami sa bahay nila kumain ng pananghalian. Tito Makoy, napasarap ang kain namin. Ang ulam na simpleng tinapang isda na pinirito at piniritong talong, ganadong ganado ang aming pananghalian. Matapos kaming kumain ay medyo inantok kami pareho at nahiga sa loob ng silid ni Ellie. Habang mapipikit ang mata ko dahil sa antok, Tito Makoy, binulabog ako ni Ellie. "Tupi, huwag kang matulog. Huwag kang matulog. Gising ka lang. Gawin ulit natin yon," wika ni Ellie. Nilak ni Ellie ang pinto ng kanyang kwarto para makasiguro na walang makakakita sa amin at walang makakapasok. Kahit pa alam namin na wala namang ibang tao doon sa kanila. Pagkatapos na mailak ni Ellie ang pinto ay umupo ito sa tabi ko. Ang sabi niya, "Huwag kang kukontra. Sabayan mo lang ako," wika ni Ellie. "Hindi ako umiimik o gumagalaw. Hinihintay ko lang talaga kung ano ang gagawin ni Ellie at sasabay ako sa kanya." Dali-dali siyang nag-alis ng kanyang damit at inalisan niya rin ako ng saplot. Pagkatapos ay hiningahan niya muna ako sa tahinga na ikinakuryente ko, Tito Makoy. Sa pakiramdam ko, dumaloy sa katawan ko ang kuryente na naging dahilan para mag-init ako. At lalong naganap ito nang halikan ako sa labi ni Ellie. Gusto ko ang nangyayari ngayon. At dala na siguro na pareho kami nasa kasibulan, sa ikalawang pagkakataon, naganap ang engkwentrong hindi inaasahan. Si Ellie, Tito Makoy, grabe ang init sa katawan. Pero natutuwa ako sa init niya kasi natutuwa ako sa ginagawa niya sa akin. Dahil doon, tuloy-tuloy na ang pagsasalo naming magpinsan. Si Ellie masyadong mapusok at masyadong mainit. Kapag mahigit na ang isang linggong walang nagaganap sa amin, maiinitin na ang ulo ni Ellie, Tito Makoy. Kaya siya na rin mismo ang nag-iisip ng paraan at gumagawa ng paraan kung paano at kung saan kami pwedeng magkaroon ng pribadong oras para magsalo ang aming pakiramdam at pagdikitin ang aming mga katawan. Subalit, Tito Makoy, medyo hindi madaling gawin ito kasi walang lugar. Sa palayan namin o sa bukirin,
buong maghapon halos nandoon pareho ang aming mga tatay dahil nga nagsasaka. Pero paminsan-minsan nakakasalisi rin kami ni Eli. Laging ibang klase ang sigla ni Eli pag nagagawa naming magpinsan ang pag-iisa ng aming mga katawan. Sa lihim na romantikong namamagitan sa amin ni Eli bilang magpinsan at higit pa doon, Tito Makoy, pwede ko ang sabihin na hindi na magpinsan kasi ang aming relasyon ay relasyon na talagang magjowa. At pag nagkakaisa ang aming katawan, wala kami sa aming isip na kami ay magpinsan. Halos lagi na kaming magkasama ni Eli, papasok at pauwi galing sa eskwela. Naging ganap na kaming malapit sa isa't isa. Alam mo, Tito Makoy, kung hindi lang kami magpinsan, mapagdududahan talaga kami na magjowa. Kahit pabaga, totoo ang pagdududa na yan. Pero lahat sila walang alam. Kasi nga, walang malambot sa aming dalawa. Si Eli palibhasa mas malaki sa akin. Protective si Eli. Pero ayaw niyang nakikita akong may kausap na babae. Kaya naman, ganun din ang kondisyon ko sa kanya. Hindi siya pwedeng makipag-usap. Masaya kaming pareho sa aming relasyon, sa aming mga pagnanakaw ng sandali. Siguro, Tito Makoy, kung naging babae ako, baka nabuntis ako ni Eli sa edad na 16 o kaya 17. Masaya kami ngayon sa aming tagong relasyon, hindi lang magpinsan, kung hindi magjowa.